Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang 21st kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Makikita po natin dito na si Jeremiah ay papasok na sa ikatlong bahagi. Dahil ang unang bahagi ay mula chapter 1 to 6 tungkol sa propeta kung paano tinawag si Jeremiah bilang propeta, paano siya tinawag ng Diyos. At kung paano hinayaan ng Diyos na si Jeremiah ay maging isang bakal na pintuan upang matulungan mga Israelita na hindi magpatuloy sa kanilang pagkakasala, lalong-lalo na ang kanilang mga hari, ang hari ng Juda. Si Jeremiah ay nangusap sa hari ng Juda. Siya ay nangusap maging sa mga pinuno upang hindi sila magpatuloy sa paglalakad tungo sa kanilang pagkasira. Ito ang pagkakatawag ni Jeremiah. Ngunit ang kanyang paglilingkod ay maraming mga problema. Kailangan niya maging isang tao na puno ng katuwiran. Kailangan nilang makinig. Dahil kung hindi, ang kaparusahan ng Diyos ay maaaring dumating sa kanila. Ito ang nabanggit sa verse 1 to 6. Chapter 1 to 6. Ngunit ang mga hari, ang mga pinuno ay hindi nakikinig at hindi rin sumusunod. Hindi nila sinusunod ang kasunduan o kaya ay mga salita ng Diyos. Ito ang simula naman sa chapter 7 to 20 nabanggit doon kung paano tuluyang nasira ang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Panginoon, at si Jeremiah ay dumadaing sa Diyos na huwag niyang ituloy ang kanyang kaparusahan, at siya din dumadaing sa mga tao na huwag na silang magkasala pa dahil naroon ang kaparusahan ng Diyos. Nabanggit din kung paanong may mga taong humahabol kay Jeremiah. Sa dulo ng lahat ng ito, si Jeremiah ay puno ng kalungkutan sa kung paano siya tinatrato ng mga tao at maging ng mga pari sa templo. Ang mga paring ito ay ikinulong si Jeremiah. Kinadena siya ng isang gabi.
Bakit ganito ang mga propesiyang mayroon ka? Bakit ganito ang mga sinasabi mo na tila ba'y inuusig mo kami? Kung kaya naman, si Jeremiah ay kanilang kinadena. Siya ay ginapos sa dingding. Sa haligi, sorry. Sa loob ng isang araw at sa loob ng isang gabi. Paano nagtagal si Jeremiah sa gabing iyon? Siya ay nakakadena. Siya ay kinadena sa isang haligi. Hindi siya makagalaw. Si Jeremiah. Si Jeremiah ay siyang isinugo ng Diyos upang magsabi o kaya'y sabihin ang kanyang mga salita. Si Jeremiah ay malungkot din sa mga salita na kanyang binabanggit, ngunit wala pa rin nakikinig sa kanya. Ngunit nagdesisyon siya na tumindig bilang isang bakal na pader. At ngayon sa pagbabasa natin sa chapter 21 at 22, natila ba ang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay natuluyan ng nasira at wala ng pag-asa hanggang sa si Jeremiah ay nangusap muli sa hari na ang natatanging bagay na mayroon na sa kanila ay kaparusahan. Masasabing ito na ang ikasyam o kaya'y ikasampung taon ng pagpapahayag ni Jeremiah. Si Nebuchadnezzar ay nagsimulang atakihin ang Jerusalem at napakahirap ng panahon na iyon. Ito po makikita natin sa 21 at 22. Ngayon, babasahin po natin ang Kabanata 21. Bibigyan natin ito ng pamagat. Ang matinding pagpaparusa ay dumating na. Ang pinuno sa mga panahon na iyon ay takot sa mga tao at kailangan niyang humingi ng tulong sa Diyos. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang Babylon ay paatake na sa Jerusalem. Ano ang kailangan nilang gawin? Alam nila na ang Diyos ay naroon. Kailangan nilang tanungin ang Diyos. Sina Pashur na anak ni Malchias at ang paring si Zephaniah na anak naman ni Maseya ay pinapunta ni Haring Zedekiah kay Jeremiah upang ipakiusap kay Yahweh ang binabalak ni Haring Nebuchadnezzar na pakikibagtima sa kanila.
Sabi pa nila marahil ay gagawa ng isang kamangha-mangang bagay si Yahweh gaya ng ginawa niya noong unang panahon upang hindi na ituloy ni Nebuchadnezzar ang kanyang balak na pagsalakay. Ang pag-atake ay mula sa timog. Nais ni Zedekiah na gumawa ang Diyos ng kamangha-manghang bagay para sa kanila at sila'y ilayo sa mga balak ni Nebuchadnezzar. May ihalin tulad natin siya nangyari kay Hezekiah. Ang kanyang dalangin ay ang sirain ng Diyos ang kanyang mga kalaban. Sa mga panahong iyon ay sinabi ng Diyos kay David na kailangan niyang lumikha ng tolda dahil ang kanyang puso ay sumusunod sa Diyos at sa kanyang pamamalagi sa templo ay naroon ang kanyang presensya. Ngunit ako bilang Diyos, bakit ako mamamalagi sa isang templo na nilikha ng tao? At sinabi ng Diyos kay David na tinatanggap niya ang kanyang imbitasyon na mamalagi doon dahil ang kanyang puso ay dalisay. Kung kaya naman maging ang pangako ng Diyos ay kanyang isinakatuparan sa buhay ni David at sa kanyang salinlahi. Nang kanyang mga salinlahi ang siyang patuloy na maghahari sa Juda. Gayunpaman, matapos ang ilang mga hari ay hindi na pagpatuloy ang pagsunod sa Diyos. Ngayon makikita natin dito ang pagkasira ng kasunduan ng Diyos sa salinlahi ni David dahil ang mga sumunod na nahari sa kanya ay masasama. Gayunpaman, naroon pa rin na inalala ng Diyos ang kanyang pangako para sa kanila. Inalala ng Diyos ang pangako na mayroon siya para kay David at sa kanyang pamilya. Nagpatuloy nga ang kanyang mga salinlahi sa paghahari. Maging ang Juda ay nagpatuloy. Kahit na sa pag-atake ng Babylon at ng Assyria, at narito nga ang paghahari ni Zedekiah, at nagpatuloy ang pangako ng Diyos. Alam ito ni Zedekiah. Alam niya na narito ang pangako ng Diyos. Alam ni Zedekiah na ang Diyos ay buhay. Kung kaya naman sa panahong ito nang sila'y paharap na sa pag-atake ni Nebuchadnezzar, siya ay dumaing kay Jeremiah. Sabi sa verse 2, marahil ay gagawa ng isang kamangha-manghang bagay si Yahweh gaya ng ginawa niya noong unang panahon upang hindi na ituloy ni Nebuchadnezzar ang kanyang balak na pagsalakay. Alam ni Zedekiah na ang Diyos ay buhay. Kanyang idinilangin kay Jeremiah na mangusap siya sa Diyos na siya'y gumawa ng kamanghang bagay para sa kanila.
sa nakaraang kabanata na basa natin kung paanong si Jeremiah ay naigapos sa isang haligi. At doon ay nagkaroon siya ng propesiya. Ngayon ay mayroong mga taong lumalapit kay Jeremiah upang magtanong kung anong sinasabi ng Diyos para sa kanila. Ipinapakiusap na naway gumawa ng kamangang bagay ang Diyos sa kanilang sitwasyon. Dito, magkakaroon tayo ng imahinasyon na si Jeremiah ay nangungusap kay Yahweh at nakahawak sa kanyang mga paa. Sila ay naniniwala na mayroong Diyos, sila ay naniniwala na ang Diyos ay totoo. Tayo man din, naniniwala tayo na ang Diyos ay totoo. Naniniwala tayo na ang Diyos ay kayang gumawa ng mga kamangamang bagay. Naniniwala na siya ay maaaring magbigay ng kaligtasan. Lahat tayo ay may ganitong paniniwala at pananampalataya. Ngunit si Zedekiah mayroong problema. Sa isang banda, si Zedekiah ay naniniwala sa Diyos. Ngunit sa isang banda, siya ay takot. Takot siya sa tao. Takot sa mga pinuno. Takot sa mga taong may kapangyarihan. Kung tutuusin ang mga taong nakapaligid sa kanya ay mga mas mababa sa kanya dahil siya ang pinuno. Takot siya maging sa pinakapinuno ng mga pari. Ang taong nagkadena kay Jeremiah. Dahil si Pashur, ninais niya na patayin si Jeremiah. Dito nabasa natin na ipinadala ni Haring Zedekiah si Pashur at Zephaniah. Si Zephaniah ay pinuno ng mga pari. Dito mababasa din natin na sa bandang huli ay ang mga paring ito ay namatay. Bandang huli ay namatay din ang mga propetang ito dahil hindi siya naniniwala sa propeta. Mga taong ito ay tunay na naglilingkod sa templo, ngunit kung tutuusin ay hindi sila sumusunod sa tunay na salita ng Diyos. Ang mayroon lamang sila ay mababaw na paniniwala. Ang kanilang pinaniniwalaan ay maaari silang umasa sa Ehipto. Sila ay laban sa mga propeta.
dito sinasabi ni Jeremiah, pinapaalalahanan sila ni Jeremiah na huwag silang umasa Ehipto, huwag silang umasa Babylon. Ang dapat nilang sampalatayanan ay ang Diyos. Hindi sila nakikinig, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos, kung kaya naman naroon ang kaparusahan ng Diyos. Ito ang mga salita na sinabi ng propeta, ngunit ayaw nilang makinig dahil napakahirap itong pakinggan. At pagdating naman sa hari, pagdating kay Zedekiah, siya ay naniniwala sa pangako ng Diyos para kay David. Alam niya ang pangako para kay David na ang kanyang salinlahi ay magpapatuloy sa paghahari at ang kanilang buhay ay hindi makikitil. Kung kaya naman naging dalangin niya kay Jeremiah na mangusap sa Panginoon dahil si Nebuchadnezzar ay paparating na. Ngunit bilang propeta, ikaw ay mangungusap ayon sa kung anong sasabihin ng Diyos. Dito mababasa natin na pinakiusap ni Zedekiah kay Pashur at Zephaniah na sila'y pumunta kay Jeremiah. Kanyang idinalangin na sila'y pumunta sa kanya at sabihin kung ano ang sasabihin ng Diyos. Sila ay lumapit ng may pusong pagpapakumbaba. Ang dalawang taong ito ay walang puso na handang makinig. Ngunit bakit pa rin sila pinadala ni Zedekiah? Bakit hindi nagpadala si Zedekiah ng ibang tao? Dahil ang hari, kung tutuusin, ay takot kay Pashur at kay Zephaniah. Siya ay takot sa kung anong sasabihin ng mas maraming tao. Kung kaya naman mapapansin natin dito na sa isang banda ay naniniwala siya sa Diyos, naniniwala siya sa salita ng Diyos. Ngunit sa isang banda siya ay takot din sa tao. Si Zedekiah ay takot dito sa dalawang tao na ito, kay Pashur at Zephaniah. Dito makikita natin kung paanong pinili ni Zedekiah na ipadala si Pashur at Zephaniah dahil sa takot na mayroon siya. Sa verse 3-7, mababasa natin dito ang naging tugon ni Yahweh. Sabi ni Yahweh kay Jeremiah, sabihin mo kay Zedekiah na itong pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Itataboy ko ang pabalik ang mga kawal na pinaparap mo sa hari ng Babylonia at sa kanyang hukbo na ngayon nakapaligid sa inyo. Kukunin ko ang kanilang mga sandata at ibubunton ko sa gitna ng lungsod na ito. Ako mismo ang lalaban sa inyo dahil sa tindi ng aking galit at pot na parang apoy na naglalagablab. Ang buong lakas ko ay gagamitin ko laban sa inyo. Pupuksain ko ang lahat ng nilirahan sa lungsod, maging tao, hayop, mamamatay sila sa matinding salot.
Papatayin silang lahat at walang sino mang makakaligtas. Hindi niya sila kahabagan kahit kaunti man. Sinabi dito na ni Jeremiah na ang Diyos ay galit na galit. Noong nakaraan, naroon ang kamay ng Diyos upang iligtas ang kanyang mga hinirang na tao. Tulad nung panahon ni Haring Hezekiah nang siya ay kumalaban sa mga taga-Assyria, ay naroon ang kaligtasan ng Diyos. Nang humingi sila ng tawad, sila ay tinulungan ng Diyos. Ngunit dito makikita natin ang kaibahan sa panahon ni Zedekiah. Naroon ang kamay ng Diyos, ngunit hindi para iligtas sila, bagkus ay parusahan sila. Dahil naroon ang pagdududa ng Diyos kung sila nga ba ay handang makinig sa Kanya. Ang Diyos ay galit na galit. Kung kaya naman, tataas niya ng kamay, hindi para iligtas sila, bagkus ay parusahan sila. Pupuksain ko ang lahat ng nanirahan sa lungsod, maging tao hayop, mamamatay sila sa matinding salot. Pagkatapos si Haring Zedekiah ng Juda, ang kanyang mga tauhan at nasasakupan at sa lahat ng nasa lungsod na nakaligtas sa labanan, sa salot, sa gutom, ay ibibigay ko na naman sa kamay ni Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia at ng iba pa nilang kaaway. Papatayin silang lahat at walang sino mang makakaligtas, hindi niya sila kakahabagan kahit kaunti man. Sinabi ng Diyos na sila ay kakalimutan na niya. Hindi siya magpapakita ng habag sa kanila at hindi sila kaaawaan. Para sa pamilya ni Juda, ng Juda, sinabi na ng Diyos na hindi niya sila kahabagan. Dati ay hindi ito kayang gawin ng Diyos, ngunit dahil sa kanilang hindi pagsunod sa kasunduan, ay maharap sila sa ganitong kapurasahan. Ito ay epekto ng kanilang hindi taus-pusong paghingi ng tawad mula sa kanilang mga kasalanan. Sila ay masisira. Dahil sa labis na poot ng Diyos, ang naglalagablab na apoy ng kaparusahan ay mapupunta sa kanila. Sa verse 8, sabihin mo sa bayang itong pinapasabi ni Yahweh, narito ang buhay at ang kamatayan, mamili kayo sa dalawa. Sa panahong iyon, ang kaaway ay paparating na at naroon ang buhay at ang kamatayan. Kailangan nilang mamili. Sabi sa verse 9, ang manatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa labanan, sa gutom o sa salot, ngunit ang susuko sa mga taga-Babylonia na sumasalakay na ngayon sa inyo ay hindi mamamatay. Sa verse 10, nakapagpasya na akong wasakin ang lungsod na ito, ito ay sasakupin at susunugin ng hari ng Babylonia. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah ay nangusap sa mga tao. Nangusap sa bayan ng Juda, mamili sila sa pagitan ng buhay o kamatayan dahil wala na roon ang kahabagan ng Diyos.
Dito ay nagbigay ang Diyos ng kompirmasyon na nais niyang sirain ang Juda at ang ang Babylon ay naroon upang sila'y kalabanin. Kailangan nilang sumuko. Kung ayaw nilang mamatay, kailangan nilang lumabas sa syudad at sumuko. Ito ang propesiya na ibinigay ni Jeremiah. Ang propesiyang ito ni Jeremiah ay napakahirap na pakinggan, lalo na kung ikaw ay isang pinuno o kaya ay hari ng isang bayan. Ngunit si Jeremiah ay naghayag pa rin ng mga salitang ito dahil ito ang totoong salita ng Diyos. Hindi na ito mababago. Kung kaya ang mga tao kailangan nilang dumulog, kumbaga sa mga panahon natin ngayon, kung ikaw ang makakarinig ng ganitong uri ng mga salita, maaari kang magprotesta sa daan. Ngunit yun ay wala nang katuturan dahil naroon ng kalaban, naroon ng mga taga-Babylonia. Maaaring may mga iba't ibang tao na magbibigay ng kanilang mga opinyon, ngunit wala na itong katuturan. At ang tanging masasabi lamang ni Jeremiah ay ang sumuko sila. Kanyang sinabi sa Juda na sumuko dahil ang Babylon ay itinayo mismo ng Diyos upang sila'y parusahan. Ang Babylon ay pinili mismo ng Diyos upang parusahan ang Juda. Dapat silang sumuko kung nais nilang mabuhay, dahil kung hindi, sila ay makakaranas lamang ng kamatayan. Ang mga propesiyang ito ay napakahirap na pakinggan. Ngunit alam ng propeta na ang pagsabi ng mga ito ay walang katuturan at wala nang iba pang magagawa kundi ang sumuko. Sinasabi nito na bilang propeta, bilang simbahan, bilang iglesia ng Diyos, kung ano man ang sasabihin ng propeta ay siyang salita ng Diyos at iyon ay totoo. Kung sasabihin ng propeta na wala ng pag-asa at dapat ng sumuko, maaaring yun na lamang ang paraan ng pagliligtas. Noong panahon na yon, sa kanilang pagsuko ko, kailangan nilang ibigay ang kanilang buhay sa Babylon. At ang Babylon ang mamimili kung dapat ba silang mamatay o hindi. Sa isang banda ay maaari silang maging alipin. At sa kanilang pagiging alipin ay hindi sila masisira, hindi sila mamamatay. Kung magkakaroon sila ng ganitong konsiderasyon, sila ay maaaring mabuhay. At ang mga salitang ito ay napakahirap na sabihin bilang isang propeta. Ngayon, sa panahon natin, bilang iglesia, kailangan nating malaman na ang Diyos ay narito. Ang bawat tao, dapat nilang malaman na ang Diyos ay narito. Kahit anumang sabihin natin, anong gawin natin, ay huwag po tayong matakot sa iba. Huwag maging katulad ni Zedekiah na takot sa Babylon, takot kay Pashur, takot kay Zephaniah. Alam niya na ang Diyos ay totoo. Alam niya na ang pangako ng Diyos ay naroon, ngunit siya ay takot sa mga tao. Takot siya sa mga pinuno at pari ng Juda. Siya ay takot na pumanig sa Diyos. Kung kaya naman ngayon ay narito ng kaparusahan ng Panginoon.
Gayong naroon na ang pangako ng Diyos. Ngunit maging ang hari ay nagkaroon ng pagdududa dito. Bandang huli, sila ay nakabalik. At matapos ang 70 taon, sila ay natulungan, sila ay naligtas, sila ay nakabalik. Mga kapatid, bilang tayo ay mga hinirang na tao ng Diyos, tayo ay importanteng pari din. Tayo ay nasa panig ng Diyos. Kahit anumang sabihin natin, huwag po tayong matakot sa tao. Kailangan po natin tumindig sa katotohanan. Kahit pa ito'y may kabayaran. Tulad ni Jeremiah, kailangan nating pumanig sa Diyos. Kailangan pumanig sa Diyos tulad ng isang hari. Huwag po tayong matakot sa tao. Sa marketplace, sa lugar na ating pinagtatrabahuan, kailangan po nating manatili. O kailangan nating piliin na manumbalik sa Diyos. Kailangan nating alalahanin na ang Diyos ay puno ng pag-ibig at ng habag. Ngunit Diyos din ng katuwiran. Dito makikita natin na si Pashur ay isa din namang pinuno ng mga pari, ngunit bakit hindi nangungusap ang Diyos sa kanya? Ayaw niyang makinig kay Jeremiah dahil tingin niya ay mas malaki siya kaysa kay Jeremiah. Siya ay mayalin tulad natin sa mga Pariseo na nagtatanong tungkol sa otoridad ni Jesus. Kung kaya naman, bandang huli ay ninais nila na mapatay si Jesus. Ganun din kay Jeremiah. Kung tayo po ay mga pinuno, kailangan po natin pumanig sa Diyos at makinig sa Kanya. Huwag po natin panghawakan ang ating mga posisyon, ang ating dignidad, dahil ang lahat ng ito ay walang katuturan. Hindi ka naman habang buhay na CEO, hindi ka habang buhay na nasa mataas na posisyon. Kahit na ikaw ang boss, hindi pwedeng habang buhay ay ikaw lamang ang may-ari ng lahat. Kung kaya naman dapat tayong pumanig sa Diyos, naway tulungan tayo ng Diyos. Sa huling parte ng kabanatang ito, sa verse 11 to 14, Juda, ang tahanan ni Juda ay dapat na makinig sa salita ng Diyos. Sabihin mo sa angkan ng mga hari ng Juda, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Ito ang sinasabi ng Diyos sa inyo. Pairalin ang katarungan araw-araw, iligtas ninyo sa kamay ng mapang-api ang mga dukha kung hindi mag-aalab laban sa inyo ang mga aking puot, parang apoy na hindi maapula dahil sa inyong masamang gawa. Dahil sa kasamaan na mayroon sila, ay naroon ang nag-aalab na apoy na hindi maapula nino man. Kailangan nilang mabuhay sa katarungan.
Hindi na dapat sila tumigil, or dapat silang tumigil sa kanilang paggawa ng masama. Sa verse 13, ikaw Jerusalem na katayo sa itaas ng mga libis parang batong namumula sa gitna ng namumukod sa gitna ng kapatagan, ngunit kakalabanan kita. Sinasabi mo, walang makakadaig sa iyo, walang makakapasok sa iyo mga kuta. Paparusahan kita ayon sa iyong masamang gawa. Susunugin ko ang iyong palasyo at lalaganap ang apoy sa buong paligid at tutupukin ito ang lahat ng naroon. Tingin mo'y kaya kang protektahan ng iyong mga pader, ngunit ang lahat ng ito'y masisira dahil Diyos mismo ang darating upang sila'y parusahan. Dito ipinangako ng Diyos na ang salinlahi ni David ay maaring hindi mapuksa, ngunit naroon pa rin ang kanyang kaparusahan para sa Juda dahil sa kanilang kasamaan. Maaari sa panahong iyon ay mayroong 1,000 pagkakataon upang makabalik sa Diyos, ngunit bakit hindi nila iyon ginawa? Bakit kayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan? Bakit kayo nagpatuloy at naging mga alila? Kung kayo ipapatay ng iba, paniguradong mamamatay din kayo. Ang kaparusahan ng Diyos ay nasa kanilang harapan. Bakit hindi kayo manubalik? Mga kapatid, ang mensaheng ito, ang dapat nating gawin ay manumbalik. Kahit na mayroong isa sa 1,000 pagkakataon na tayo bigyan, na ibinigay sa atin upang manumbalik, dapat pa rin po tayong manumbalik. Dapat po tayong makinig sa mga propeta. Walang kaparusahan na kaya nating maiwasan. Ang dapat nating gawin ay sumuko sa Diyos. Dahil sa ating pagsuko, maaaring magkaroon pa tayo ng pagkakataon. Totoo na bilang propeta, napakahirap na sabihin ang mensahe ng Diyos. Ngunit bilang hinirang na tao ng Diyos, dapat po tayong maniwala sa Kanya. Walang katuturaan ang pag-asa ng Juda sa Ehipto dahil Diyos mismo ang nagbibigay ng kaparusahan sa kanila. Sa parehong paraan, naway pumanig lagi tayo sa Diyos. Naway tulungan niya tayo. Tayo pong lahat ay tumayo at dumulog sa Kanya. Naway tulungan niya tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Naniniwala kami na Ikaw ang aming Diyos. Naway tanggapin mo kami. Naway tanggapin mo ang pagpupuri na mayroon kami para sa iyo. Kami ay narito, tumaasa sa iyo.
Dahil ikaw ay narito, O Diyos, hindi dapat kami matapot. Ako ay naniniwala sa iyo. Ayaw namin umasa sa ibang bagay, sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ang nais namin ay ang manatili sa iyo. Dahil ikaw lamang, Diyos, ang aming Diyos. Ikaw lamang ang aking katulungan. Ikaw lamang ang aking pananggalang. Kung dati kami ay umaasa sa ibang bagay, ngunit ngayon kami ay umaasa lamang sa iyo. Ang nais namin ay umaasa sa inyo, Panginoon. Ang nais namin ay manumbalik sa iyo. Nais kong manumbalik sa iyo. Panginoon, pinupuri kita. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. At ang lahat ng mga bansa ay para sa iyo. Ang lahat ay para sa iyo. Ikaw ang siyang may control ng lahat. Ikaw ang karapat-dapat sa lahat naming mga papuri. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat naming pagsamba. Ang nais namin ay pupurihan ka. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagpili sa amin upang kami ay maaaring tumindig bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga anak. Nais ka naming papurihan dahil ikaw ang natatanging Diyos at ang nais namin ay bigyan kang karangalan. Nais ka namin purihin sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon, dapat kami magkaroon ng banal na takot sa iyo, ngunit may mga pagkakataon na kami ay takot sa tao, takot sa kanilang mga opinyon, o kaya ay takot sa mga otoridad. Marami kami mga bagay na kinatatakutan at hindi kami makadulog sa iyo, hindi kami makasunod sa iyo, hindi namin madinig ang iyong mga salita. Panginoon, kami ay maraming mga takot. Kami ay takot na takot, maraming mga bagay na kinatatakutan. Panginoon, naway tulungan mo ko. Maraming mga desisyon na mayroon kami ay nagawa ayon sa takot. Sa maraming pagkakataon, ay hindi namin masunod ang pangungusap ng banal na Espiritu na kahit sa pagbabahagi ng iyong mga salita, pagbabahagi ng patotoo mula sa aming buhay, kami ay puno ng takot. Naway tanggalin ng Diyos ang takot sa ating mga puso dahil tanging Diyos lamang ang siyang pinakamataas. Siya ang ating hari. Tayo ang kanyang mga hinirang na mga pari. Dapat natin sundin ang Diyos. Kahit sa mga lugar na pinagtatrabuhan natin, tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat. At dahil sa takot, tayo ay lumalayo, hindi tayo nagsasalita. Tayo ay natatakot na baka mawala ang oportunidad na mayroon tayo, mawala ang trabaho na mayroon tayo. Kung kaya naman, hinahayaan lamang natin na makisama tayo sa mga maling gawain. Alam mo na naroon ang Diyos, alam mo na totoo ang Diyos. Ngunit dahil sa takot ay hindi na tayo nagkakaroon ng paggalang sa Panginoon. Mga kapatid, nais ko kayong imbitahan na buksan ang iyong mga bibig at manalangin. Sabihin sa Diyos kung ano ang iyong mga kinakatakutan. At sabihin mo mismo sa Kanya na Siya ang iyong Diyos. Na Siya lamang ang Diyos na dapat pong katakutan.
naway magkaroon ka ng tamang paggalang sa Diyos. Banal na Espiritu, maraming salamat sa iyong pagpapaalala na kami ay maraming mga takot sa aming mga puso. Kami ay natatakot sa tao, natatakot na hindi maging maganda ang aming ugnayan sa iba. Kung kaya naman hindi kami nakikipag-usap o kaya nakikipag-ugnayan ng tama. Kahit sa mga lugar na aming pinagtatrabahuan, may mga katrabaho kami na gumagawa ng mga bagay na hindi tama, ngunit hindi kami nagsasalita. Hindi namin sila tinatama dahil takot kami na mapagalitan, takot na maayawan. Maraming mga bagay na hindi namin sinusubukan gawin. Dahil lamang kami ay takot sa kung maaari nilang, sa kung ano ang maaari nilang magawa sa amin. Panginoon, kami ay humihingi ng tawad. Naway patawarin mo kami. Dahil ang totoo nito, ako ay sadyang takot na takot. Maraming mga bagay ang ayaw kong gawin, ayaw kong sabihin, dahil maaaring magdulot lamang ito ng mas marami pang kamalian. Ngunit marami sa mga bagay na ginagawa ko ay dahil lamang sa takot. Ako ay puno ng pagdududa, ako ay puno ng takot. Hindi ko nakikita na ikaw ay nabubuhay. Nagiging dahilan upang maging tikom ang aking bibig sa pagsasabi ng kung ano ang iyong nais. Panginoon, tulungan mo ako at naway patawarin mo ako. Ako ay nagkasala sa iyo. Ako ay nagkasala sa iyo. Panginoon, naway tulungan mo ako. Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo ngayon na sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay nangusap sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagtutulong upang aming masiyasat ang aming mga puso. At masabi sa iyo na naway patawarin mo kami sa aming pagkakasala. May mga pagkakataon na gumagawa ko ng mga bagay na para bang hindi kita kilala. Ngunit hindi ko ginagawa kung ano ang nais mo. Panginoon, patawarin mo ko dahil sa aking puso ay marami akong mga takot. Lalong-lalo na sa pagtindig ayon sa tama. Patawarin mo ko, Diyos. Panginoon, ngayong araw, napakaraming mga hindi magagandang bagay sa akin. Panginoon, naway magliwanag ka sa aking buhay. Naway pangunahan mo ko upang ako'y maging tao na handang humingi ng tawad, dahil alam ko ng paghingi ng tawad ay napakahalaga. May mga pagkakataon na tila ba'y hindi ako takot sa iyong kaparasuhan dahil lagi kong iniisip na mayroon pang susunod na pagkakataon. Ngunit O Diyos, nais kong siyas kunin ang pagkakataon na iyong binibigay sa akin ngayon, na sa tuwing kumikilos ang Banal na Espiritu sa aking buhay, iyon ay pagkakataon, O Diyos, upang mas lalo pang dumulog sa iyo. Sa panahon ng pag-aayuno at pananalangin na kami ay nakakarinig ng maraming mga pagpapaalala, maraming mga salita, at ayaw naming hintayin, O Diyos, ang huling pagkakataon upang kami ay manumbalik sa iyo. Panginoon, tulungan mo ko. Tulungan mo kami, O Diyos, na panghawakan ang oportunidad na binibigay mo sa ngayon.
Tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, naway pangunahan mo kami. Panginoon, naway pangunahan mo kami. Ang kailangan namin ay iyong tulong. Tayo ay dumulog sa Diyos. Ang nais namin ay makinig sa iyo, ang dumepende sa iyo. Mga kapatid, ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa inyong mga tenga. Panginoon, naway bigyan mo kami ng tenga na handang makinig. Ang nais namin ay makinig sa iyong mga salita. Ang nais ko ay makinig sa iyong mga salita. Kaparusahan, ay yung pagpapaalala. Panginoon, ang nais ko ay makinig sa iyong mga salita. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Panginoon, kami ay nagkasala. Kami ay bulag sa aming mga sarili. Panginoon, ang kailangan namin ay makinig sa iyo. Panginoon, ang nais ko ay makinig sa iyo. Panginoon, huwag mong tanggalin ang bawat mong pagpapaalala. Ang nais ko ay makinig sa mga propeta. Ang nais ko ay makinig sa salita maging mula sa iglesyang ito. Makinig sa mga cell leader, makinig sa kanilang mga pagpapaalala. Panginoon, ang nais ko ay makinig. Panginoon, naway tanggalin mo ang takot sa aming puso, tanggalin mo ang takot sa tao. Tulungan mo kami, O Diyos, na makinig lamang sa iyo. Panginoon, naway tanggalin mo ang takot sa akin. Panginoon, naway tanggalin mo ang takot sa akin. Tanggalin mo, Diyos, ang takot sa akin. Tanggalin mo ang lahat ng takot sa aking buhay. Tanggalin mo, Diyos, sa aking buhay. Panginoon, hindi namin kailangan matakot sa tao. Hindi dapat kami umayon sa kapsamaan, bagkus ay pumanok lagi sa Diyos. Panginoon, kami ay papanig sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng matatag na puso at matapang na puso upang kami ay laging mamimili at lagi kang pipiliin. Panginoon, naway tulungan mo kami na laging piliin ang puno ng buhay. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at tayo ay kumanta, iproklama sa Diyos at sabihin sa Kanya na ang nais natin ay makinig. Ang nais natin ay makinig.
Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay tumayo, ay maupo. Sa inyong mga tahanan, madalas kayo ay nagtatanong kung ano ang nais ninyong gawin sa inyong mga tahanan. Kung ikaw ay isang otoridad, ano ang nais mong gawin? Kung ikaw ay isang otoridad, ano ang dapat mong sabihin? Pagdating sa ating mga opisina, ano ang dapat nang gawin? Kailangan po nating gumawa ng isang bagay. Dahil ang buhay ay puno ng pagdedesisyon. Sa ating mga tahanan ay ganoon din. Anong uri ng posisyon ang dapat na mayroon tayo? Sa tahanan ng Tsuda, sa panahon ng Tsuda, may mga taong nais na lumaban sa Babylon. Dahil si Zedekiah ay pinili din ng Diyos upang maging hari. Siya ay naging hari ng 9 na taon. Ngunit sa ikawalong paghahari niya, ay ikawalong taon ng kanyang paghahari, ay sumunod siya sa Babylon. At nagsimulang atakihin sila ng Babylon. Sila ay umasa sa kanilang mga sarili, sila ay umasa sa kanilang seguridad. Pagkatapos, sila ay lumaban hanggang dulo. Ngunit para sa Diyos, dapat silang sumuko. Ano ang dapat nilang gawin? Noong nakaraan, tayo po ay humarap sa social movement. Ikaw ba ay kabilang sa dilaw o asul? Ikaw ba ay pro o con? Ngunit sa librong ito, tinuturuan tayo ni Jeremiah, hindi natin kailangang pumanig sa pag-atake o kahit pa sa pagsuko. Bakit ninais ni Jeremiah na subuko ang mga tao? Dahil wala nang iba pang pagkakataon. Wala na silang iba pang mapipili. Alam niya na ang Diyos ang siyang nagahari sa lahat. Kaya kanyang sinasabi na dapat silang umasa sa Diyos. Kailangan nilang umasa sa kung anong plano ng Diyos. Dapat silang makinig. Gayon din sa atin, makinig tayo o kaya'y sumunod sa kung anong ninanais ng Diyos. Ang hari ng Babylon ay magpapatuloy sa kanilang pagsunod. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Huwag tayong umasa sa ating mga sarili.
Huwag umasa sa Ehipto. Huwag umasa sa sariling moog. Dapat po nating makita ang puso ng Diyos, dapat nating makita ang plano ng Diyos. Ito ang nais na sabihin ni Jeremiah. Dapat po tayong makinig at dapat nating makita na ang Diyos ang may control sa lahat. Wala tayong ibang mapagpipilian. Kailangan po nating sumunod sa plano ng Diyos. Kung kaya sinasabi ni Jeremiah na dapat lamang silang sumuko. Na sa lahat ng bagay ay dapat silang tumugon sa kung anong plano ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng kanyang mga salita. Dapat po tayong umasa sa Diyos, dapat po tayong makinig sa Diyos. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating puso. Sa mga nasa langit, pakinggan mo ang aming mga dalangin. Kami ay handang dumulog sa iyo, maniwala sa iyo, maniwala sa iyong mga plano.
Panginoon, na bigyan mo kami ng pananampalataya dahil sa aming paglakad sa iyong mga plano, aming matatanggap ang iyong buhay. Panginoon, naway tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na lumayo sa kaparusahan, lumayo sa mga sakuna at aming makita ang iyong puso. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang magliligtas sa amin. Dahil ikaw ay puno ng habag, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Mayroon kang plano para sa amin. Mayroon ka sariling pag-iisip para sa amin. Bibiliin naming sumunod sa iyo, naway tulungan mo kami. Naway magkaroon ka ng habag sa amin. Naway tulungan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa sa kahit anumang pinagdaraanan namin. Bigyan mo kami ng kalakasan na pakinggan ka, upang hindi kami matakot at magkaroon lamang kami ng pananampalataya. Buksan mo ang mata ng aming mga puso upang makita ng bawat isa ang puso mo at nang kami ay makasunod sa iyong plano. Magkaroon kami ng puso na nananahan sa iyo. Pagpalain mo kami, O Diyos. Pagpalain mo ang aming bayan. Kahit ano man ang mangyari, makikita mo ang aming mga puso. At sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng pangako mo ay oo. At tumatulungan mo kami na maisakatuparan ang lahat dahil ikaw ay may plano para sa lahat. Bibigyan mo kami ng kasagutan. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat isa. Ngayon, na tila ba wala na kaming ibang mapagpipilian, at sa gitna maging ng mga paghihirap, alam namin, O Diyos, na ikaw ang magpapala sa amin. Sa ngalan ni Jesus, amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.